Okay mga boss, so ngayon wala muna tayong fishing adventure. Mag-unbox lang tayo ng lures from Decathlon, Copperland brand. Iba dito mga boss, na-unbox ko na, na-testing ko na, na-field test na siya. Bali binali ko lang ulit sa box ba, kunwari unboxing. So unahin natin yung mga topwater lures. Ito, popper. Yan, pop, walk the dog. Tatlong walk the dog siya. Ito mga boss. Ayan. Ito yung pinaka-paborito ko talaga eh. Tsaka poppers. Pinaka-maliit niya, 6.4 grams. Ahuli na siya ng talakitok. Kaya so hindi ko na siya gagamitin. Baka madonate pa. 16.6 grams. Kulay gold naman siya. Tapos ito, pinaka-malaki. 30.6 grams. Ito yung pinaka paborito kasi ito talaga yung pinaka effective dun sa spot, lalong lalo na dun sa kayok, no? Ganitong size talaga yung gustong gusto ng mga talakito. Ayan. Kulay white. So, nabuksan ko na talaga to. Nakahuli na nga rin to eh. Ayan. 13 cm, medyo mahaba lang talaga to. Ito naman yung gold. Gold, silver. Silver yung sa may part ng tiyan. Tapos yung sa... Effective naman to kasi pag top water, hindi naman namimili sa kulay. Ito yung nakahuli na. Ang ganda ng kulay nito. Kulay green. Ayan, copper lang. 6.6 grams. Saktong-sakto siya sa mga ano, ultralight setup. Ayan, good ipapatutok. For medium light to medium. Tapos ito naman, medium, medium heavy to heavy. Ayan. Saka ito, ultralight. Or sa medium light, pwede naman to. May babato rin to ng malayo. Tapos next naman, topwater pa rin. Popper naman siya. Ito naman mga boss, ito lang yung available na size doon sa Decathlon. Wala silang malaking popper. So hanggang 10 grams lang talaga. 10.2 grams. So good siya sa medium light. Medium light setup. Pero na-try ko siya sa ultralight. Okay naman. Malakas din yung pop nito eh. Ayan. Tapos next natin mga boss ay ito. 15.5 grams. Sinking minnow. Maliit lang siya mga boss pero mabigat. Kasi sinking siya eh. Ito nakahuli na to. Tiki lang nahuli nito. Kagandahan nito, maliit pero mabigat. Naka VMC hooks. Lahat to VMC. Next natin, minnows. Ito, maganda talaga to. Mahahaba. Saktong-sakto to sa barracuda. Kung mag-hunt kayo ng barracuda. Ito yung pinaka-paborito nila. Tuxton 140F. 20 grams. Tapos yung haba niya, tayo lang check natin. So mahaba talaga siya. 14 cm. Yan mga boss oh. Tsaka yung itsura niya parang mackerel. Ganda oh. 14 cm, 20 grams. Ito naman next mga boss. Saxton 110 SP. Ayan. So, ang haba niya. 11 cm. Ayan mga boss. Hindi ko pa siya nagagamit, may rubber pa. Siguro sa susunod na fishing trip.
baka magamit ko na to. Depende kasi sa spot, kailangan gagamitin mo yung effective talaga. So ang next natin mga boss, Saxton 140F. Ayan. Ito paborito ko rin to, yung kulay niya. Redhead. Maganda rin to sa Barracuda kasi mahaba. So parang same lang pala sila. Same lang nitong mackerel. Isang mackerel, isang redhead. So, saktong-sakto to sa Barracuda. Siguro susubukan ko to pag nag-overnight ako sa Kayokno. Kasi puro Barracuda dun pag gabi. Sana makahuli. So, itong tatlong walk the dog mga boss, check natin yung rattler niya. Ito talaga napakalakas ng rattler niya eh. Ayan, oh. Isa yan sa nakaka-attract sa isda eh. Ayan, oh. Itong 15 grams. Tapos 6.5 grams. Ito medyo mahina kasi maliit na yung body niya. Hindi na nakakagalaw yung bulitas niya sa loob. Ito talagang lawak ng pagkaano. Lahat ng Copperland lures naka VMC na. Kaya tiwala ka na rin na hindi basta-basta mauunat ng isda. Huwag lang talaga yung sobrang laki. Talagang mauunat yan. Pero pwede naman kayo mag-upgrade kung gusto nyo. Kung di pa kayo gaanong tiwala sa VMC, pwede nyo palitan. Medyo mahina lang. Pero malakas pa rin yan pag sa tubig. Next. Ito naman mga boss. Sa mga ibang yung na-order sa Shopee na sinking minnow, wala talaga siyang rattler eh pag mga sinking. Ito meron. So ito naman mga boss, yung popper. Check natin yung rattler. Medyo mahina lang talaga siya kasi maliit. So dalawa, yung isa kulay green, magkasing kulay nito mga boss. Ayan, kasing kulay nito yung popper. Kaya lang, na-donate ko, hindi ko na nasabit, hindi ko na nakuha. So, ito lang, para may reference lang. Same ng color nitong walk the dog. Popper lang siya. At yung panghuli natin mga boss, itong Saxton SP110. Medyo mahina lang yung rattler niya. Tsaka yung dive nito, napakababaw lang. So, okay na okay ito pag mabato sa ilalim, hindi talaga sasabit. Kasi hindi siya gaanong nagda-dive. Pag mababaw yung spot. Kaso, talagang walang ano. May rattler siya pero hindi ganun kalakas. Hindi ko marinig. Bungol. Ayan o, bungol. So, ito talaga yung pinaka the best. Chuchay! Ito talaga pinaka the best mga boss. The last ng rattler niya. Itong walk the dog talaga parang katulad nitong ito may extra ko lang to. Ito may lure ako dito na halos magkasing size sila pero mas mahaba lang to konti. Ang lakas din ng rattler nito. Ito parang pumaparehas. Nakahuli na rin to eh. So sana makahuli pa to ng marami. Matitesting ko to sa Kayokno. Bagay na bagay ito dun sa Kayokno. Ito mga boss na mga lures na to sa mga susunod nating video. Ito yung gagamitin natin. So ito nakahuli na tong dalawa na to. So yung mga ibang hindi pa nakakahuli, yan ang gagamitin natin para matest din natin kung matibay or effective talaga siya. So sa tingin ko effective naman to lahat. Kailangan lang ng magandang spot talaga. Tsaka timing. Kasi pag na wrong timing ka sa spot, walang isda, wala ka rin talaga mahuhuli. So ayan mga boss, bali itong lahat ng lure na to galing to sa Decathlon, Alabang. Kung gusto nyo bumili nito, i-visit nyo na lang ang store.
hanapin nyo si Sir Aaron. Siya na lang yung mag-assist sa inyo para kung ano man yung hanap nyong lure, maigaguide niya kayo. Ayan. Nandun lang siya lagi. Yung pinakamatangkad doon. Siya na yun. Boss Aaron, shout out. Yan. Yung pinakamatangkad doon, makikita niyo siya doon. I-assist niya kayo sa lahat ng kailangan nyo. Lalong-lalo na sa mga beginners. Para may guide lang kayo. So ayun mga boss, visit nyo na lang ang Decathlon PH Alabang. Available na siya doon. Ayos.